Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Doon nga sa iselebrasyon na iyon, napapanood tayo ng buong mundo nakikita at sila ay representante natin, si Marcos Bangag at ang kanyang asawang panibagong Bangag din sa Jalak at nangaharbat pa ng alak at ito namang third, si Queso na Senate President, ang ending mo lang naman pala, instant barten, server ka. Ang magandang gesture doon, di ba, binigyan si Lisa Tanas ng kanyang alak na sa, para talaga sa kanya. Dapat ibinigay niya yon kay Queso. Kasi ininuman niya na yun eh. Paano pa ngayon magto-toast-toast si ano? Paano pa magto-toast-toast ngayon si Queso unless na meron silang nakaraan? Diba? Okay lang. Parang mag, you know, inumin niya yung halitosis, ano? Ano yung sabi ko? Halitosis, mabahois, masangsangis, nangangabelis ni Impactatis. Diba? So, ang tamang gesture yun, kung matinukang tao kahit hindi ka first lady, unang-una hindi mo gagawin yun. Oh, pero sige, pagpalagay na natin na naano siya, na-excite siya, that uhaw na uhaw siya sa alak. Hindi ba nung binigyan siya ng kanyang alak, dapat in-exchange siya o, cheese, this is for you. Akin na yan yung nainom mo. Diba? Yun ang dapang gesture na ginagawa dapat ng babaeng bartek. Alright? Kasi nasa formal setting sila. Napapanood ng mundo. Formal setting, nasa Malacanang. Prestiyoso ang okasyon na yun. Diba? Kaya nga sila nasa official residence ng Bangag eh. Tapos agaw-agaw ka lang ng alak. At sabi ko nga, from different countries yung kanilang mga bisita. Oh, imagine mo, asa na ngayon, paano kaya, sana may nakakuha, ano? So, anong ininom, anong tinos ni Escudero doon? Kasi walang video eh. I hope makakuha kayo ng video. Binigyan ba siya ng waiter doon? Kasi ininom na ni Lisa yun, nasaan yung hygiene? Eh kung masangsang ang nga bells niya, di ba? Unless pareho silang masangsang ang nga bells, di ba? Nasaan? Ano kaya ang ininom ni Queso? At hindi lang tayo, nakikita na ng ibang leaders from different parts of the world, nakikita nila yung pag-uugali ni Lisa Tanas kasi ang daming tao doon eh. Anong, di ba nag-speech-speech si Bangag? Sisi, speech-speech siya ng ganyan. Si after that, magto-toast kayo. So, anong gagawin ni Queso? Iinom, tapos iluluwa. O baka naamoy niya yung halitosis, mabahois ni Hitad. Mga kababayan, kitang-kita ninyo na walang manner. Walang ethics. Wala talaga kasi supposedly elegante yung mga drama na yun. Pero paano maging elegante ang mga bartek at mga bangag? Na wala sila sa tamang katinuan, mga kababayan. Wala sila sa tamang katinuan. Sabi ko nga, yung okasyon na yun ay napaka-espesyal dapat to build relationship with other leaders. Diba? Celebrating the kataksilan, araw ng kataksilan, hindi ng kalayaan. Nasaan yung kanyang never naman siya naging elegante at never ever magiging kapitapitagan si Lisa Tanas. Bakit ka mo? The fact na tinrato niya si Escudero is the third highest official of the land of Polboronic. Ganun mo tratuhin? Kasi alam ni Lisa Tanas kung paano niya tratuhin o pasunurin sa kanyang mga palad na corduroy, sa mukha niyang corduroy, etong mga taong ito. Kung ginaganito niya sa Escudero sa harap ninyo, sa harap ng buong mundo, how much more yung sinasabi nating PSG? Diba? Sabi ko nga, first lady, diba? Dapat talagang kapitapitagan. Ito ay, sabi ko nga, very snaky. Unladylike, very snaky. Ito ba ang very New York? Very pusali. Very ghetto. And Lisa, ikaw ang pinaka worst first lady na nagkaroon ang Pilipinas.
wala kang binatbat sa mother-in-law mo. Nasa dulo ka lang ng kanyang tuko. Okay? Tandaan mo yan. Kasi wala kang kapoys-poys, walang ka-grace-grace. Kabalintunaan, kabaliktaran, even though, you know, sa mga negative na ginawa ni Imelda, but still, my grace and poise. Ikaw, sa kabila ng kasamaan na ginawa mo, kidnapping, smuggling, polboronic, pagnanakaw, lahat. Katapat. Wala ka man lang makitang, you know, maayos na kahit man lang panglabas na babuti sa'yo. Kung hindi butod, mudlo, bartik. Diba? Kasi mga palangga, ito ang epekto ng alcohol. Ito ang epekto ng pagiging sugapa niya sa jalak, mga kababayan. Kaya ganito po ang nagiging impact sa kanya. Merong psychological impact, social, walang social, walang class. Nakikipagkita ka, lagi kang may alak, lagi kang mayroong, lagi kang may sigarilyo. So pag pinaghalo mo yan, magiging amoy, halitosis, mabahois, masangsangis, impactatis ang iyong ngangabelis. Yan ang mangyayari sa'yo. So, bakit ba siya nagkakaganito? Okay? So, sabi nga, you know, yung mga ganyang mga nalululong sa paglalaklak o panghaharbat ng alak, mga palangga, may mga kadahilanan yan. Diba? May nagsabi sa atin at ayon sa ating mga source, gusto maghiganti ni Satanas dahil nung kabataan niya, ay sila ay deprived at paaral lang siya ng kanyang kamag-anak at ang kanyang nanay ay mayordoma sa Hacienda Luisita. Wala pong masama kung mayordoma ka o isa kang trabaho mo in the past kung ikaw ay nagsumikap. Pero itong babaeng ito ay puro paghiganti, puro pagnanakaw at dahil hindi siya nagkaroon ng magandang childhood, I believe, ayon sa ating source, kaya naman nagpakalulong-lulong siya sa alak. At naging habitual at ngayon ay dependent na siya dahil hindi niya kayang pigilin ang kanyang pagharbat at paglaklak ng jalak. Kaya merong psychological impact o factors na nakikita natin na hindi yun nakokontrol. Diba? Kaya ang trip niya, mga kababayan, harbatin niya lang ang alak. Wala siyang pakialam sa taong bayan. Remember, nung nagkaroon ng, I think that was Chinese New Year ba yun, nung February, nung gusto siyang interviewin ng mga media, nagtatakbo siya. O may parody pa nga si Daryl Yap dyan. Nagtatakbo siya na para siyang penguin na hindi mo maintindihan, na mukhang bartek talaga. Hindi po yan gawain ng First Lady ang ganyang pag-uugali. Sabi ko nga, that's not very New York. That's very Dugyot. Tingnan mo yung pag-uugali niya kasi mababa yung you know what, yung mga gantong klaseng tao, no, na nalululong sa bartikan ay napakababa yan ng self-esteem nila at what? Inggitera. Diba? Inggitera, pakialamera, lahat. Kasi nga may saltik na. Hindi na maayos ang pag-iisip dahil na susunog na ng alkohol at ng nikotin ang kanyang sistema. Kaya ganito ang pinapakita sa harap ninyo, even sa mga social functions, wala siyang pakialam. Kaya nga sa kanyang interview, di ba, nang kahit nagbuka siyang bartikon talaga doon, anong ginawa niya? Sabi niya, bad shot na sa akin yan, si Inday Sara, dahil tinawag na bangag ang kanyang asawa. Bakit hindi ba bangag? Oh. So hindi na, nagpa-interview na akala mo basahan ang itsura. Pero pagpapanggap lang yon, black ops ng lahat yon. Nagmukha siya ngayong lalong basahan sa kanyang pinagagawa dahil nga hindi na nakaka-function yung kanyang jutak. Dahil talagang sabi ko nga, kung sabi nga ng ating mga puting ahas, ang agahan mo whiskey, ang tanghalian mo vodka, ang dinner mo is wine. Tapos ano ang midnight snack mo o midnight drink mo? 'Di ba? So hindi na tumakatulog. Kasi siguro nararamdaman na nila na palalayasin na natin ang mga jutang genemes na ito. Kaya bilis-bilisan nyo na, kumilos na kayo na hindi nyo dapat pinapayagan na pinamumunuan kayo ng bangag at bartek at sangkot sa lahat ng mga illegal.
pag nanakaw, ulit-ulitin natin. Pagpapanalo sa loto, sabi ko nga, hindi po ito usapin ng politika. Usapin ninyo ito. Usapin ng bayan na kayo ay dinideprive sa mga oportunidad, okay, sa mga livelihood program. Bibigyan na kayo ng pakunti-kunti, 1,000, 2,000, 10,000 na ayuda, then ano, nganga na. Hanggang saan magtatagal ang 1,000, 2,000, 10,000 na ayuda na binibigay sa inyo ni Kuting na pera naman ng bayan yan? Instead, the livelihood program ang ibigay sa inyo, samantalang sila binabangag lang, binabartik lang yung inyong pera. Nakikita nyo naman yan, inimbento ko ba yan? Kung di pa rin kayo kakilos, lahat ng mga religious group, lahat ng mga kapulisang matitino, mga sundalo, mga mamamayang Pilipino, hindi nyo ba nakikita yan? Nagbubulag-bulagan lang kayo? Yan yung impact kapag pinamumunuan kayo ng mga bartik at mga bangag. At patuloy nilang kakamkamin ang pera ninyong pinaghihirapan. Gagastusin nila sa mga fireworks, sa mga alak, PSG, di ba? May mga nag-resign, may mga nag-early retirement dahil hindi nila nakakayanan ang working hours, yung mga kapaguran na ginagawa na overwork. Dahil kahit madaling araw, nagbabartikan sila sa Malacanang at mayroon pa silang separate place. Di ba? Saan sa Maynila, malapit sa Malacanang, kung saan nirerentahan nila pera niya ng bayan kapag trip nila para hindi sila masyado makita dun sa loob ng Malacanang, lumilipat sila, dun sila nagbabartikan, nag-orgyan siguro, kung ano-ano pa ang kanilang mga ginagawa. Dahil sila ay dependent sa polboron, sa jalak, at sa kung ano pang mga masatasamang elemento. See, mga kababayan? Tapos ano, hindi kayo kakilos? Ngayon, sabi ko, sige lang, hindi huwag kayong kumilos. Anyway, hindi naman ako nagsasakripisyo sa ginagawa sa inyo eh. Naapektuhan ba ako kapag naglasing-lasing si Lisa Tanas? Hindi ba ako makakabili ng 20 pesos na bigas na 1/4? Kayo yun. Kayo mga nasa Pilipinas, kayo yung mga OFW na kayo ay ginamit ng hinayupak na gobyernong ito. Dahil sa kanilang pagiging dependent sa pinagbabawal na mga elemento sa katawan. Oh, I hope umi-effect yung, you know, kapag ganito ang bisyo mo, di ba si Kuting, umingiwi-ingiwi, si Lisa Tanas, parang trumpo, gumaganon-ganon, na parang sunga-sunga, bigla na lang parang tiriringin. I hope, you know, ma-feel nila yung impact ng pang-aabuso, hindi lang sa Pilipino, kundi pang-aabuso sa katawan niya, kaya nagbuka siyang corduroy, mudlo, putot, lahat na lang. Ano ba ang magiging kabayaran nito sa ginagawa ni Lisa Tanas? Sana bilis-bilisan niya. Ito yung kanyang atay, aaratayin siya. Lahat yan. Puso. Oh, di ba? Lahat yan, sana yan ay mahatulan na or mapagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan sa inyo sa Pilipino. Dahil yung pagiging may wala sa katinuan, mga palangga, ay kayo ang naaapektuhan. Kayo ang ginigipit. Tayo lahat ginigipit tayo. Ini-intimidate, kinakasuhan, gusto ipa-disbar like Attorney Glenn Chong, pananakot katulad ng KOJC na ang mga kabataan doon, na sila ay mga minor de edad na nag-aaral doon. Mga palangga, pinasok ng mga walang hiyang ito. And I think may statement mamaya, basahin natin si Pangulong Duterte na dapat kakasuhan ito mga kapulisan na ito para matuto kayo. Hindi man kayo mapakakapagbayad ngayon dahil kayang maniobrahin. Okay? Ang batas sa atin dahil hawak ni Lisa Tanas lahat. Pero hindi kayo forever dyan. Magbabayad kayong lahat. Babangon ang bayan para durugin kayong lahat sa inyong mga kasamaan. Lalo na mga tiwaling pulis na nakikipagsabuatan. Lalo ka na Marbel. Imagine nyo, gumamit pa kayo ng helicopter. Magkano ilang milyon ang ginastos nyo? Sabi ko nga kagabi, magkano ang inyong pakimkim doon sa mga in-import nyo, mga kapulisan, mga staff at CIDG from Manila to Davao? Then the target is not KOJC, the target is the Dutertes. Kasi gusto nilang iparamdam sa mga Duterte na they are powerful, na kaya nilang baliin ang batas. Kaya nga sana ay kumilos na kayo mga kababayan. Okay? Dapat yun ang kumilos dahil kung hindi kayo kikilos, sabi ko nga, kayo rin naman ang mahirapan, ang mga pamilya ninyo.
yan ang magiging impact sa inyo ng kabartika nila. Habang sila ay nag-enjoy, nagtatransport ng pera ng bayan, nagpapanalo ng loan betters, pinapakawalan ang mga nahuhuli ng pulburon, pinapalaya ang mga sangkot sa pulburon. Lahat ng mga sangkot ito, di ba, yung si Espinosa, o baka si Paruhinog, labas na rin. Kayo po ang nagsasakripisyo, ang mga anak ninyo. Ang mga anak ninyong napapariwara, kayo ang nagdurusa, hindi ako. Kaya kailangan nyong magsalita, mag-speak up at wakasan itong burden, itong kahirapan, itong kataksilan na ibinibigay, idinudulot sa inyo ng bartikon na polboron na gobyernong ito. Supposedly, ang isang first lady ay dignified. Wala nga dignity. Walang poise. Putot, mudlo. Yun o, lahat na nga, di ba? Ano pa? Dapat siya ay bilang isang kumatinukang first lady, nandiyadyaan yung irerepresent mo ang bansa. By what? By doing mga charitable activities. Ano ginagawa? May charity naman siya. Remember that bataan activities niya, yung kanyang love for all, love for all. Nagbitbit ng 150 sacks na rice ba yun? At ano yon, Operation Tule. Tapos nagbitbit ng mga balde-balde. Napakawalang, sabi ko nga, napakawalang kwentang proyekto o mga charity-charity, kasi hindi naman nasa puso nila na bibigyan kayo ng charitable service or charitable activities. Yan po lamang ay mga kaletsyan, kunwa-kunwari lang. Dahil dalawang magdadalawang taon na si Kuting, at dapat nga hindi na yan makapag sona yung bangag na yan. Wala siyang karapatan sa bawat minuto, segundo na pananatili ng mga hinayupak na ito. Pagtatraidor sa inyo, pagtatraidor sa bayan, at pagpapahirap sa inyong lahat. Kasama ang kanilang mga gabinete, ang kanilang mga kasabwat, kasama si Tambaluslos. Lahat sila, ang mga kongresista, ang mga senador na nakipagsabwatan sa bartikon at polboron na gobyernong ito. Diba? Yung role ni Lisa dapat ay to support the president. Pero what? In-overpower niya ang presidenteng bangag kasi wala ngang backbone. Mismo ang kamag-anak niya, I think si Kion ang nagsabi niyan, na si Kuting, ang backbone niya si Lisa Tanas. So, ibig sabihin, walang backbone si Kuting. Oh, ang first lady ninyong Bartikon, walang communication skills. Nakita niyo naman ng in-interview, budget sa akin yan. O, isang tawag lang yan sa Romania. Sabi niya, di ba, cute pa rin tayo? Diyos ko po, sila pangit. Nagsalita ang, alam mo, Lisa, ikaw basura ka. Kapag nawala na kayo sa puso, ibabalik namin kayo sa komunoy at mabubuang ka ng bonggang-bongga dahil yung mga kasama mong bartikon katulad mo, baka magsama-sama kayo sa kulungan. Sisiguraduhin naming taong bayan na kapag kayo ay napaalis dyan sa inyong pwestong nakaw at pagnanakaw ninyo, sana ipakulong kayo ng susunod habang buhay na hindi na kayo makawala dahil sa pagpapanalo mo sa loto, sa smuggling, lahat ng walang hiyaan na ginawa mo sa taong bayan. Diba? As a first lady, ano ka dapat? Role model. Pero anong minomodel mo? Pagiging sugapa sa alak. Yan ang niro-role model mo. Diba? Kaya punong-puno ka ng kakyohoan, mga palangga. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa KOJC. Sabi ko nga, ito po ay distraction para makalimutan ninyo, taong bayan, na ang pinakamalalang ginawa ng gobyernong ito ay ang panginginap sa mga kabataan, ay sa dalawang minor de edad, sa Turkey. Dahil si Lisa ay kasabwat ni Chua, kasabwat si Manalo, kasabwat si Teddy Boy Locsin Jr. sa pagdukot ng dalawang kabataan, yan ang gusto nilang burahin sa inyong isipan. Pero hindi natin hayaang mabura, mga kababayan, ang ginagawa nilang pangwawalang hiya sa inyo. Hindi natin kailangang burahin sa isipan na si Bangag Jr. ay bangag. Okay? So yan yun, mga palangga. Huwag ninyong kalimutan yan.
ano daw? Si Liza Tanas, verdict narcissistic. Oh. Ito, oh, sabi ni Palangga. Si Fer Mamraga, Ma'am, ano kaya ang reaksyon ni Mig Zubiri doon? Buti na lang hindi ako ginanon in public. Siguro tuwang-tuwa si Mig Zubiri doon, 'di ba ngayon? Imagine mo, nagbukang instant server, kaya nga sabi ko, ano ka ngayon? Heart. O, di ba? Nakakaya yung asawa mo. Oh my God! Kadiri! Di ba? Uy! Di ba? So, ano kayo ngayon? Well, you know what? Ito yung mga title lamang, yung mga title lamang ng Senate President. Pero, ito mga ginayupak na mga politiko, bulok pa sa malansang isda ang kanilang mga pagkatao sa ginagawa nila. Pag wala na po yung title na yan, sila ay mga basurang dugyot na at walang kwenta ang mga pagkataong yan. Bakit sila? Bakit walang kwenta pagkatao ng mga yan? Dahil ninanakaw nila ang pera ninyo. Yan ba ay kagalang-galang, karespe-respeto, tapit-tapitagan na ang pera ninyo na supposedly papakain nyo sa inyo mga anak, pangbayad sa mga panggastos ng inyo mga anak, ninanakaw ng gobyernong ito? Oh, June 13, statement of former President Rodrigo Duterte. To members of the Kingdom of Jesus Christ Church and all citizens who uphold the rule of law. Okay, June 10, 2024 will go down as a day of infamy. No. May kulang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, bunyog party list ka na. Halika na, bunyog party list ka na. Sa susunod, ang atin ang suportahan, bunyog party list, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.